Uso nga rin tayo, ikuan ni ikuan kami na rin, elaksan kayo ikuan rin, ikuan. Kaya magmag. Kita ngilaw ah. Hmm. Dahil nagkatangas.
kan lagi di sekarang. Gelas kaya tayo ng 3 kinds of bread na gelas. May gawa tayo ng red velvet bread. Ube bread. Vanilla bread. Yan, 3 kinds of bread tayo mga gelas. Yan, oh. Yan pa naman natin. Ito vanilla flavor, Kobe flavor, strawberry flavor. I-voice over ko na lang. Ayan mga ganun, yung Kobe flavor natin, yung red velvet, strawberry flavor, itong vanilla flavor natin, white lang siya mga galas. At bisa na natin magputol, magtimbang. Lakas ng tugtog ng kapitbahay natin mga kailas. Parang bingi yata. Ito ay may manual, manual mixture ng ating dough. Kaya ay 2 kilo lang po yan. Titimbang po tayo. Dexip po tayo ng tinapay na 30 piraso. Ito nag-wheat lang ng 38 mga gilas. Ito na po mga kailas. Itong order, bali 30 piraso na yung order natin. Ginawa ko lang 12 pieces bawat isa. And papalamanan na natin. Ito ay nagwi-wheat lang siya ng 38 grams or 40 grams. Kasi papalamanan pa natin maabot ng 45 grams ito mga kailas. Yan. Siya na natin ang ating pagpapalaman mga kailas. Ito mga kailas, ito ang pagpapalaman ito. Unahin natin ito pa rin yan mga kailas. Ganyan lang, ganyan lang palaman. Para siyang panlikuha ang pagpapalaman. Bilog lang siya, bilog. Yan. Ako'y bata pa, curious ako kung paano pinalaman, paano nakapasok yung palaman sa loob. Paano kaya nilagay ng ano yun? Bakit may palaman ito sa loob? Kung edad pa ako ng mga 10 anyos, ganyan. Natuto na ako magpanadero, eh ganun lang pala kasimple. Minsan kasi pag hindi mo alam kasi nag-curious ka eh. Medyo palaloy-layo natin ng kunti mga kailas gawa na para hindi siya magdikit-dikit at para maganda ng tingnan, bilog siyang bilog. Okay, dito ay wala kang magiging itagmit lang ba gusto yan? Pero kami itagmit ang lago. Simple na siya. Manual nga ito ha, pero maganda ang pagkagawa. Right.
ulan, ulan. Kasi bagyo, bagyo eh. Bukas. Hiwain natin mga hiras, hiwain natin. Pag ano ang paghiwa niyan. Yan, mahiwa na. Ito mga hiras, pupi naman to. Ito ang hiwa naman nito mga galas. Ang ano naman ito, gamitan natin siya ng gunting. Ano naman mga galas. Ubi natin. Yan. Next naman natin yung red velvet natin mga galas. Yan. Lalo lang mga galas. Repetition lang para parehing parehang purma pero iba-ibang palaman mga galas. Yan. Lagyan ng pandikoko, pagbibiyan. Yeah. Ang doon ito, pwede yung lagyan ng talagang mga pwede yung lagyan ng itlog. Pwede yung design yung mga naiisip ng iba palaman. Pwede be creative. Yung ganun lang. Ito, pwede mong lagyan ng adobo roll. Kalo mo itong maduburo itong doon na to. O asado roll. Ayan. May asado roll na, may asado roll na piniprito. May asado roll na ini-steam. May asado roll na ino-open. Maraming sistema-sistema pero isang na. Pero ang doon nun, wala ka hindi ka gumagamit na puriko. Gagamitin para maputi siya. Talagyan mo ng kunting white vinegar. Galas. Yun, ating red velvet braid mga galas. Iba naman ang hiwa natin yan. Iba naman ang gupit natin dyan. Gupitin natin ang pa-crosswise ang gupit. Pag ganun mga galas. Oh. Parang gupit ano. Kupit pugi. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pagkupit pugi ang mga galas. Pagano lang yan ang gupit niya.
Yan, nakagupit na tayo ng Pragros White mga kailas. Hindi na gano'n na gano'n yung video natin. Yan. Yan. System yan mga kailas. Yan, banyan natin ang itlog na yung pagkanaong. Plain na siya mga kailas, plain. Ayan, ganyan. Pag ano na yan mga kailas, pag naluto yan, luto yan, ay. Maganda tingnan yan. Ito na yung order na order mga kailas. Tapos na yung order natin. May isa naman, ito yung well built. Wala tayong nilalagay sa taas. Kung may ano tayo dito, yung nuts, pwedeng nilalagay natin dyan. Ito naman yung ube. Nilalagyan natin ng ano, yung mixture ng pangkuan, pang cheese bread. Ito naman, yung vanilla natin, nilalagyan natin ng sesame seeds mga kailas. Yan, antayin natin mga siguro mga 2 hours ang ano nito kasi ito ang ratio ng paasa natin gawa ng medyo malamig-lamig mga kailas kaya depende sa lamig ng ano depende sa temperature kung malamig ay mabagal ang alasan ng tinapay natin kung medyo mainit naman madali lang yun madali ang alasan ng tinapay natin kaya antayin natin mga 2 hours or less yan natin mga kailas okay. Lalagyan na natin sa proper. Ayan. Ito yung proper natin mga kailas. Oh. Proper tayo rito. Ayan. Ayan. Proper na natin mga kailas. Antayin natin ang 2 hours or less. Ay patuloy natin yung ano natin, sobra. Mayroon pa ito yung sobrang do natin mga kailas. Gagawin natin ang cheese bread at cheese bread at Spanish bread mga kailas. Ito yung mga kailas, itong sobra sa order, sobra sa order, yung dough mga sobra, ito ginagawa natin ng Spanish saka special pandesal at mayroon pang ano, pa bonus mo. Gawin natin ito gagawin natin ng pandesal mga kailas. Yan ang discarding Pinoy. 2 kilo yan mga kailas, pero marami siyang ano, marami siyang magagawa. Sa 2 kilo nagagawa ka ng 6 na klaseng tinapay mga kailas. Yan. At ito naman mga kailas, nakita niyo siguro binabaston, babastunin natin mga kailas sa panisal natin. Ginta natin na tagu 2 pesos. Pero wala, hindi masyadong sikat na itong ano, dati-dati. Doon pa kami sa Binance Big Shop dati. Gumagawa sila. Hindi kami gumagawa. Ang ano ng department namin, sa Binance Big Shop na yun, eh, ano, gumagawa ng special munay, tasty, biskuit, mga utap na biskuit, yan. Ito pagbasto mga kailas ng pansal. Tagdudos, traditional panisal ng kung tatawagin yung mga kailas. Ganyan. Ganyan. At yun, napakita ko na yato sa inyo. Nakalimutan ko na lang. Siyempre, pag marami kang ginagawa, diba? Ewan ko ba kung na-vlog ko na ito, ano? Pero pakita ko ulit sa inyo ulit. Recap natin. O paano? Kung hindi nakakita, ibang hindi nakakita. Ayan. Yan mga kailas, ganyan pagbabaston ng panisal ng tagdo 2 pesos. Yung iba binibintang ano, pwedeng itong pag ganyan pagbabaston ng malunggay na pandesal o crispy pandesal yung ano tinatawag mga maluto kaya din sigila. Yan. Pahingayin natin ng 15 minutes mga kailas bago natin putulin yan.
sa dalawang kilo mga kilos, marami kang magagawa. Kukwentahan natin mamaya kung magkano abutin yung isang dalawang kilo. Itong sobrang palaman mga kailas, magagamit pa natin sa next nating gumawa ng tinapay. Ang gagawin nyo dito, inalagay nyo lang sa freezer mga kailas para tumigas siya, para hindi siya masisira. Yan mga kailas, may freezer tayong maliit dito. Dito natin inalagay sa compartment ng inyog petay rate doon. Yan, pag ano lang yan. May ice pa tayo nito. Kung sino gustong bumili ng ice dyan. Yan. Sarado na natin mga kalas. Yan, putulin natin sa pamagitan ng ganito mga kalas. Yung mga traditional na pang puto talaga ito. Pick-up na natin yung pangod nito. Plug ko na ito eh. Ayun ang pandesal, marami ng version. Pipurahin. Pwede mo siyang pipurahin. Pwede mo rin. Kaya lumang estrato pinuputol ng kahoy. Kahoy lang yung marami ang kasi paglabasan may cheese pandesal, cheese nga, hindi yung dating yung pinaka-toppings na cheese. Malunggay, mayroong garlic pandesal. Kagaling ng mga inubitor na inubit ng tinapay. Sakto-sakto sa plato ito, ang kaling. Tanya nyo nga ba 'yung ube bread natin at saka red velvet bread. Yan. Yung order natin saka vanilla bread na red sesame. Maganda siya. Oh. Okay. Wow. Ito 'yung natin. Sobra sa order na yan ang sobra sa order ng tinapay mga kailan yung yan ang Spanish cheese bread tsaka pandesal ganda ba yan yan ang natin yung paano pagbalot dun sa order mga kailas ito yung mga kailas yan na babalot na
sa tingnan mga graduate niyo. Sticker pangalan. Okay, hanggang dito lang tayo mga kailas. Bye-bye!